JBN, dito Tony, live here from the House of Mystics. So maaga tayo ngayon para maaga tayo matapos dahil marami tayong gagawin later on. For those of you na may mga katanungan, so this is the Crystals Part 2. Yan, magtanong na kayo kung ano man yung gusto nyong itanong ngayon, okay? And this is our first year anniversary dun sa 13 po yata, no? Yung 13 review natin. Okay, ayan. So yesterday or di kaya last night, pinag-usapan natin all about crystals. Kaya Tito Tony, paano kayo nag-start sa ano crystals? Nabaliw ako. De, nung bata-bata pa ako noon eh. Bata-bata pa ako. Siguro mga ano lang ako noon. In my teens. Mm-hmm. Hindi man mga 13-14 ang edad ko noon. Ano po yung una niyong crystal? Yun, na magandang tanong. Ang una kong crystal, carnelian. Mm. Yan ang pinakauna ko. Eh, siyempre, nag-aaral-aral din ako noon. Mm-hmm. At saka, naku, kawawa na yung mga libro. Kasi po yung bahay namin, eh, naanay. Mm-hmm. Naupo sa mga libro ko. Pagaganda pa naman yung mga libro sa crystal na yan. Kasi kasama yung crystal magic. Mm-hmm. Wala na akong makitang ganung libro. Mm. Tapos, from there, hindi ko na pinansin. Hindi ko na pinansin. Pero amaze ako dun sa carnelian, agate, at saka akala ko nga yung clear quartz, ano lang yun eh. Parang ano, glass. Glass lang, pat ng baso. Pollen, gano'n. Tapos, basta nakalimutan ko na siya. Tapos, noong mga 1990s naman, eto ngayon, nabuhay uli yung pagkabaliw ko sa crystal. Kasi nauso yung mga malalaking ganito. Opo. Malalaki, as in malalaki. Hindi ko alam anong size. Mas malaki pa dito. Ang dami ko noon, nakasako. Hindi ko alam kung saan ko nailagay na. Hindi ko na alam kung nawala ba yon o tinabi ng asawa ko. Pero ngayon, pag nagkakalagal ako ng mga ano namin, mga basura namin. May mga nakikita ko bits and pieces. Pero naalala ko na, ganito pala yan, ganito pala yan. Tapos, yung iba nun, hindi ko alam mga pangalan. Naglagi ngayon ako sa Quiapo. May nabarkada ako sa Quiapo na magaling din sa crystal. Eh, ngayon wala na siyang pwesto dun eh. Wala na. Ito naman, umaangkat ng mga bato sa Mindanao. Oh. Kaya napupunta pa yan sa Sulu, sa Tawi-Tawi. Mga local, ano? Oh, mga local stone na siya lang nakakaalam. Anong pangalan? Kaya nga eh. Oh, tapos, di lumakad ang panahon hanggang sa nakarating na ako sa natawisip na ako noon eh. Nagtatawis na ako noon. Doon, medyo na ano ako sa crystal. Na yung, kumbaga, naging close ko sila uli. Mm. Tapos, noong mga year 2000, no? Year 2000 talaga nangyari yun eh. Nauso naman yung mga katedral, yung mga ganun. Oo, yung mga malalaki. Ah, malalaki yan ang mga bato. Bahala ka dyan. Ang una ko nagkaroon noon, yung Amethyst. Ngayon, hindi ko na alam nasaan. Ay, sayang. Hindi na alam eh. Hanggang sa nakasama namin sila, sila Celia Cacdac, ang asawa ng butihing general na si Arturo Cacdac, sa dating taga-Pideya. Ngayon, doon, every now and then, pagpupunta ako sa bahay nila sa Anubing, aabutan ako ng mga kristal. Ang dami. Ang dami. Eh, nagpupungsoy na ako noon. So, noong mga panahon na yon, pag mayroong problema yung, ano, no, yung pungsoy ng bahay, o nung building, o nung structure, kay Celia ako umorder ng mga bato. May mga marami na siyang bato noon eh. Pero hindi pa rin ako very much familiar to the names. Basta alam ko lang kulay orange, kulay ganun. So hindi ako masyadong familiar sa mga pangalan na yan. Hanggang sa yun na nga, nagkaroon ako ng malaking-malaking libro, malaking makapal na libro eh. All about crystals and history, legend. Yung iba na commit ko sa aking memorya. Pero hindi ko naman mamemorya yung ganun mga kapal na libro. Nangihinayang ako doon. Sa totoo lang, hindi ko na masabi ko na. Sayang. Inanay nga eh. So, ngayon, nagsisimula ulit ako na
maghahalungkat, nagre-research ako, baka meron ako mabiling libro na may ganon. Actually, ang fully booked, maraming libro yan eh. Mm-hmm. Yung nabubuhay pa yung kaibigan kong matalik na si Roxanne Palabay. Palabay siya sa mister niya, mora siya sa tatay niya. Ano yun? Basta bibili yan ng libro. Tito, para sa ito. Naku, ang dami niyang nabigay na sa akin ng libro yan. Doon ko na napag-aralan ano yung chrysoprase, ano yung chrysoberyl, yung beryl. So, kasi alam ko lang dati doon nga, agate, carnelian, garnet. Yung mga common. Oh, common lang yan eh. Ang daming uncommon crystals at saka yung rare. Ang daming uncommon crystals. Napakarami, no? Hanggang sa ito naman si Pinkies Trading, nagtatanong-tanong na sa akin yan in the year, ahead of 2011 eh. Tatanong siya. Doon ko na, na-memory yung ibang mga pangalan. May ganun pala yung balbato. Parang iba-iba. Dahing bato eh. Tsaka merong origination. Opo. At saan country galing. Oo, saan galing na bansa. Ganyan. At mga year 2000, nagsisimula na akong makipag-usap, commune, or channel sa mga crystals. So, I learned about that crystals have names. Hindi yung name nila na generic. Ano ba? Amethyst. No. Meron talagang pangalan sa loob. And, nakakonect na ako dun sa kasi nag-aano na rin ako nun eh. Nag-astral travel ako. I usually go to, yun sa ilalim ng lugar. yun. Napupunta ako madalas noon sa Mu, o dun sa tinatawag na lugar ng Atlantis at saka ng Lemuria. Pero mas madalas ako sa Lemuria kasi doon maraming crystals doon eh. Mm-hmm. And nagkaroon nga ako ng grupo eh, kasama sila Munina, sila Christina, naging friend ko sila. Pupunta kami sa mga kung ano man dapat na ipuntahan. Kumakain kami ng bato. We take the essence or the energy of the stone. Kaya ako, marami na ako nakain na bato eh. Coming from Lemuria. And then, even the Garden of Eden. Pero, mind you ha, mas maraming batong napaka-importante sa Mount Sinai. Doon ang talagang maraming bato. Ngayon, siyempre sa atin, kayo, Jimmy, mga retailer or seller ng mga bato, siyempre, titignan mo yung gusto ng kliyente o ng customer. Ganon. And ngayon, I have learned about, kung kilala ninyo, no? Kasi naging kasama rin namin si Jao Kali. Si Jao Kali naman, isang Muslim na mahilig sa mga bato, pero ang mga magulang niya ay ayaw noon. Kasi against Muslim religion puno-puno. Pero siya naman, itinago niya yung mga bato na yan. At saka yan din, si Jao Kali, nagsimula rin ako na yung mga bato na, may ganito palang bato na kailangan nito pala. Ganyan. At napag-aralan ko rin kung ano yung pwedeng gawing elixir na bato. Hindi lahat po ng bato pwedeng elixir. Ayan, may nagtatanong po niya nung Monday pa. Elixir. Kung ano yung mga crystals na pwedeng gawing elixir. Well, usually, ang mga white stones, kagaya ng clear quartz, yung mga espinel, mga ganyan, yung needles na pag-anong-ganon, hindi po yung ginagawang elixir. Ang safe, yung mga common stone na lang ang gawing elixir. At saka hindi yung mga matatapang na bato. Unless nanggagamot ka. O di magbabad ka ng kyanite. Siguro. Ang pagbabad naman, ang paggawa ng elixir ay tubig lang. Crystal water. Kung merong kangen water, mas maganda. Kasi maganda yung atomic components ng kangen water. Kung hindi naman, the best pa rin para sa akin na yung tubig na nanggagaling sa balon. Doon talaga. Kaya lang, wala na tayong balon around. Or yan, very, very rich in minerals, pagka ganun. Or spring water. Kung hindi, pumunta kayo sa Hidden Valley, marami dyang mga tinatawag na hot spring.
O, di bumili, gano'n ka, magdala ka ng drum. Oo. Tapos doon mo siya, doon mo siya ibababad. At doon mo inumin. Kasi naiinom naman yung hot spring water eh. Ayan. And, Tito, di ba pwede rin kung alamin kung sino yung nandun sa loob ng mga crystals? Yes, I do. Kaya nga kami, ano yan eh. Yan ang isa naging training ground ko noong mga year 2000. Kasi aabot lang nila sa akin ng bato. Ano ito? Para saan ito? So, ang ginagawa ko, kung sino ba yung nasa loob at nagkukwento na, nasabihin ko sa kanila, ito para to sa ganito. Para yung haba, kamukha ng, ano, ng carnelian. Para saan ba yung carnelian? Success and love. Oh, diba? At saka yung para sa mga, ano, sugal. Sugal. At meron akong naging kliyente noong araw, mga year 90s. Dati nga, ang pinababaw mo lang, gypsum. Gypsum. Alam niyo po ba, hindi naman lahat ng bato eh yung sinusuot natin, yung precious stone. Granite is a very good stone. Granite, marble is a very good stone. Yun. Hanggang sa, siyempre, mga mamahaling bato like emerald. Pero may mga kanya-kanya rin silang grill. Hindi po lahat ng bato pwede niyo isuot. Hindi pwede. Pag tinatawag ka ng bato, piliin mo, sige. At ano ah, at ano mo siya, yung pag sumikapan kung magkaroon ka, ganun. Naalala ko nga yung boss ko dati sa dating Franks Mall and Associates, ngayon kantar na siya, si Desiree Gonzalez. Si Desiree yan, mahilig yan sa bato. Umorder na siya sa'yo dati, yung mga na-order na siya sa'yo eh. Gusto ko nito. Ganun naman niya. Alam mo, MTP, tinatawag ako ng mga bato. Eh, di sagutin mo. Marami siyang naging bato. Kaya lang, nung sinabi ko sa kanya, Ma'am Des, yun pong opal, yan ay, take note ha, ang opal ay nag-a-absorb ng negativities. Mm-hmm. So, hindi talaga ginagamit yan. Lalo na kung ano ka, at meron kang anxiety attack. Oh, or yeah, depressed ka. Yeah. Tapos nagsuot ka pa ng opal, ah? Okay, ah. Baka mag-seaside ka na later. I-amplify ang opal kasi for amplification ng energy or ng emotion sa isang tao. Now, kailangan nyo magsuot ng opal pag puro positive yung gusto nyo dalhin doon sa isang place. Like for example, ikaw ay isang speaker, motivational speaker. That's the best time to wear opal. Para ibigay mo sa mga tao, or di kaya kung sino man yung participants mo, yung energy at saka yung lessons na gusto mong i-impart doon sa kanila. Correct. Okay. Ako naman, I learned about, kasi I had been a speaker, ilang dekada na, no? Nagsimula na akong mag-radio noong mga 1989, 1990. Medyo noon, medyo hindi pa hasa yung pagpapaliwanag ko. Eh doon, kailangan ng audibility, kailangan niya ng audio, kailangan ng salita. Hindi pwedeng ganun lang. Mm-hmm. Actually, si Professor kasi si Corina Sanchez. No? Si Corina ay magaling magturo yan. Magaling na profesora yan ng UP. At ano siya, marami siya nabibigay sa aking notes pag ano kami, nagsushooting kami, nakasama siya. Yung et cetera, and so forth, ano nga daw yan, hindi yan pwede yan sa pagsasalita. Dapat you clarify, bigyan mo ng eksaktong detalye. So, yung mga nagsasalita na yan, the best, no, ng mga bato, yung turquoise. Turquoise, lapis lazuli, fluorite, kung ikaw ay isang speaker. Why? Kasi ibubugan ni Bisudi yung nandito sa loob ng utak mo. Ibubugan ni Bisudi. At yun, nakokonign yun. And the more you wear blue stones, ganyan, the more you become prolific sa pagsasalita. Mm-hmm. Whereas, yung mga yellow stones naman, magiging prolific ka in writing. Magiging journalist ka. And for those people na merong writer's block, pwedeng-pwede yan. Combination ng yellow and orange na stone. Oh, lalo na mga creative director, kailangan nila yan. Mm-hmm. Mga creative director, mga writers ng script, writer ng mga nakasulat sa idiot board, na binabasa ng host,
yun, medyo kailangan niya lang ng mga ganyang bato. Mm-hmm. Ayan, eh dito mostly, kung mapapansin nyo, yung iba common, then yung iba uncommon, tapos meron din tayong rare variety ng crystals. Oh, at saka hindi naman lahat ng common stone ay common stone, you know why? Kasi may high grade. Exactly. Merong high grade. Yung ang garnet, eh, halos kahawig ng ano eh, ng clear quartz eh. Pero mm-hmm. high grade. Oo, oh, mahal. Mahal lang, mahal. The more na maganda yung crystal, the more na gemmy siya, the more na mas mataas yung price. Okay? Kung yung iba nagbebenta ng mas mababa, eh, try to think of it kung same ba yung energy. Yes. Na binibigay ng crystal na yon versus yung galing dito. And you do not always look for the brilyo. Kasi hindi lahat naman ng mga bato eh, may brilyo. Ano, may, oo, may kinang-kinang ganyan eh. Eh di bumili ka ng bato na makinang. Pero hindi talaga yan. Sa pagkakaalala ko ngayon, ano, napunta kasi ako sa bahay ni ano eh, Eulogio Rodriguez. Dating ano yata siya, Senate President no, ng Pilipinas. Nung panahon nila Manuel L. Quezon, nila Rojas, nila Garcia. Anak ko, ang laki ng bahay nila dyan sa, ano, sa loob ng Wakwak. Ha? Sasakay ka pa ng golf, ano, golf car. Hindi sila nakikita. Eh, ewan ko, doon dinala ko nung ano, isa sa mga apo ni Eulogio, si Betchay, mm-hmm. si Elizabeth Rodriguez. Mendoza pala. Mendoza na siya nung kaasawa yung nanay niya na Rodriguez. Kaya ako na ikukwento to kasi doon ako nakakita ng isang pyrite, hindi lang isang pyrite. Ang pyrite ay, tanongin niyo kung gaano kalaki. Mas malaki pa sa supa. Oh? Na pyrite. Pag-aari nila ng mga Mendoza. Yan, yung kapatid niya, si Marites Pineda, sila yung ano ng bangko na ano eh, Bank of Makati, yung Rural Bank of Makati. Maganda yan, maganda yung pyrite na nakita ko doon. Very doon, rare yung ganun ka lang yung pyrite. Oo, oh, good. Tapos, in-import kaya nila yun. Imported. Tapos ano yun, doon ko nakita nga, first time ko nakita yung si Lord Kubera. Si Lord Kubera sa Hindu astrology or religion, si Kubera po ay God of Wealth. Yeah. Hindi siya Kubeta, ha? Hindi, Kubera. Oo. At doon ko rin natutunan sa side nila Mendoza or Rodriguez Mendoza na talagang pinapainom ng gatas. Hinahayaan nila yung gatas or itadab ng cotton yung gatas. Yun. Tapos ipapahid din sa pyrite. Yes, pinapahid. Buti po hindi siya nag-ano. Nawawala yung ano yung brilyo eh. Oo. Eh, gusto niya matanggal nga yung brilyo. Para kasi pag nakita, wow! Ginto! Oo, diba? Akala ginto. Oo. Okay. Ayan. And there are some crystals din po na ano, yung tipong isang tingin pa lang ng ibang tao. Yung parang gusto nila kagad kunin. Diba? Parang kinakain siyang buo ka mo. Pagka ganun, go! Kunin niyo. Huwag kayong mahiya. Nagtatawag kasi yun eh. At saka huwag na kayo magpatong-tik-tong-tik. Meron na dito yung na-confuse ako ano yung una yung bilhin eh. Tapos, ito na. Meron kaming nangyari. Yan nga si Desiree Gonzalez. Ano yan eh, very active noon sa paranormal activity. No? So, nagpaturo yan sa akin. By that time, the year 2000, magaling na ako sa crystal grounding. At doon ko natutunan din paano kang pupunta sa past life mo bilang crystal. Kaya nakita ko talaga kung ano ako. Nakita ko na ako ganit. Nasa loob akong ganyan eh. Oh, nakita ko. At saka, meron tayong ano doon, meron tayong expertise on how to do it. Sino siya? Papunta doon sa loob ng kristal. Ayan. Now, for those people na mayroong questions all about our topic, please feel free to comment Hello. Down below. Hello? Ah, good morning. Ayan. So, questions po. Mag-comment lang po kayo kung may mga questions kayo. An Edna. Okay. Ayan. Oo. So, nakita ko eh, kaya lang. For me naman, ang crystal magic
yung na ginagamit ko or ginagawa ko is more on the greeting side. Okay? Crystal greeting kasi pinagsama-sama yung energy ng ibang crystals para mag-form ng isang unique energy pattern or energy signature para ma-amplify yung isang area ng bahay. Like for example, if you want to make prosperity crystal grade, saan dapat siya ilagay, ayan. So, tinuturo din namin yan. So, during the class, okay, about crystal greeting, ituturo namin yan kung paano gumawa ng crystal grid and kung paano gumawa na, ayun, kung paano siya, at saka saan siya ilalagay. Okay? So, yan. Comment down below kung may mga katanungan tayo all about crystals, guys. Okay? Pinaka maraming crystals na napuntahan ko, Astralisa, Lemuria. Okay? And more or less, okay, halos lahat nandun. Especially yung pinaka ano, yun nga, sa Garden of Eden. And yung isa, sa may void area. Okay? Maraming mga crystal din doon. Especially doon sa ibang mga super universes. Minsan nadadala dito yung ibang mga crystal na galing sa super, sa ibang universe. Like for example, may mga hybrid sa tayo ng iba't ibang crystals. Ngayon, yung iba naman, hindi siya lab-made eh. Pinagsama na different types of minerals kaya na nagpo-form ng unique crystal kaya or the stone. Sige po. Ayan. So comment down below kung may mga katanungan tayo all about crystals. Okay, and crystal magic. So, ingat-ingat lang din guys sa pagbili ng different kinds of crystals sa iba't ibang mga suppliers kasi hindi kayo sure dun sa energy at saka sa quality ng crystals na kukunin nyo. Okay? May nagbebenta, mababa yung presyo, pero ang tanong, original ba siya? Authentic ba siya? Certified ba yan? Certified, ibig sabihin yan, guarantee ba nila na yun talaga yung stone na yun? Kasi merong mga injected or di kaya color enhanced ng mga crystals na hindi nila sinasabi. Like for example, what are the crystals na pwedeng i-enhance yung color? Yeah, number one, si jade. Kung may makikita kayo parang veiny streaks, ay yan yung color enhanced na jade. Especially pagka super green pero may mga streaks na line kayo na makikita. Color enhanced yan. Yes, meron. Okay. Ayan. So, comment down below if you want to ask anything all about crystals. So, sa crystal healing naman, pinaka the best for crystal healing would be the amethyst, okay? Clear quartz, and Lemurian stone. If you are a healer, you can hold the Lemurian crystal. Kasi mas potent yung energy ng Lemurian crystal versus dun sa ibang mga crystals, okay? Hold nyo lang siya, tapos heal nyo yung part na affected, okay? Using your dominant or non-dominant, depende dun sa pagtuturo sa inyo kung paano i-heal yung isang tao, okay? Ayan. And yung iba naman, they use crystal to sense or to do psychic x-ray na tinatawag. Psychic X-ray naman, doon yung makikita using their clairvoyance kung ano yung affected part ng isang tao and kung saan directly kailangan niya i-heal yung tao. Okay? May lifespan po ba mga crystals na nag-expire din ba sila? Ang lifespan actually ng crystals pagka naubos na or di kaya malapit na maubos yung energy dahil na-overuse mo siya. Okay, or hindi kaya kung makapansin nyo, medyo nawala yung luster niya at saka medyo nagiging dense siya, bumibigat siya. That's the time kailangan nyo na siyang i-cleanse or i-purify. Okay? Ayan. Yung iba kasi... Sige po. Yung iba kasi nauubusin natin yung mga crystals. Ayan dito, paano raw po ba pagka malapit na raw mag-expire yung mga crystals? Oh, hindi nag-expire ang crystal! Ayan. Yung purpose ng crystal sa'yo, nag-expire. Mm-hmm. Napunta sa'yo yung crystal kasi meron siyang gustong gawin para sa'yo. Or meron siyang gustong i-share.
para sa'yo. O yung cosmic world, gusto nila, ito, ito ka, meron kang ganito. Hindi nag-expire sila. Ang nag-expire, yung purpose niya para sa'yo. Kaya hindi nyo napupunan, nawawala. Oo, bigla na nawawala. Oo, kahit mo saan mo hanapin, nawala na yung kristal. O kaya, bigla na lang, huy, gusto ko yung suot mo, hiningi, o bibigay mo naman. Diba? Pagka ganun, if you feel like giving that crystal to give other it. People, give it. Kasi yun ang universal sign of love. Oo. Hindi mo ikikip siya for life, yung mga bato. Hindi. Eh, ako nga, nagsawa lang kibuna nga lang ako. Kasi hindi naman talaga sa akin yung cat's eye. Mm. Very unique yung cat's eye na napunta sa akin. Ninenok. Sayang. May pa naman ng cat's eye. Gusto kasi niya. So, ano na, sinara ko na lang yung isip ko na kailangan mo siguro yung cat's eye. Uh-oh. Yun na lang. Well, to cut it, no, ang crystals po, meron ano rin yan, tinatawag na crystal magic. Oo, kasama yung crystal grading. Mm-hmm. Nagki-crystal grading, di ba, tinuruan na tayo ni JB paano mag-crystal grading. Pero iba yung crystal magic. Alam nyo ba anong tawag yun? Pinapalulun yun sa mga sundalo eh. Ay, yung bloodstone. Bloodstone. Para hindi sila hindi sila kabahan. Imbis na kumarga ng shabu. Pinapainom ng, pinapalunok ng bloodstone. Noong panahon ng gera, lalo na yung First World War. Yan po ang mga istorya ng mga historians na documented na talagang ginagamit yung bloodstone. Oo. Against cowardliness, ganun, para hindi ka maduwag. Ayun po, kasi may dito yung katanungan. Minsan kasi naaabuso natin yung mga crystals, di ba? Which is, nag-hoarding ka na. Oo. You're too greedy for the stone. Hindi na nga para sa'yo yun eh. And yung iba naman masyado nagtitipid. Oo, yun naman din. Ano po ang sign kapag overuse natin yung mga crystals? Well, merong kasing sinasabi na yung bang batong iyon ay para sa'yo. Mm-hmm. Yun ang una mong tanongin eh. Yun ba ay para sa'yo? Kung hindi para sa iyo, let it be. Kung gusto mong bilhin mo, pamigay mo. Uh-oh. O kaya ilagay mo lang sa isang skaparate. Anuhin mo siya, yung i-kolektahin mo. Ganun. Kasi yung iba po, isa lang yung suot-suot nila. Ang problema minsan, tama dito, tama doon. Kawawa. So, nawawala yung luster. Kaya huwag kayong magtaka, guys, kung bakit nawawala yung luster ng suot-suot nyo. Pero mag-iingat din kayo sa maraming glass. Oo. Puso kasi, na yung Swarovski. Kasi yung Swarovski, walang energy pa. Yun. Oo. And though, yung ibang mga psychics, pwede nilang kargahan ng energy yung mga glass crystals na gagawa yun. Oo. Okay? Importante yung sigil, ha? Mm-hmm. Yung sigil na tinuturo natin ng every Sunday, merong relasyon yun sa sigil. Kasi everything is made out of numbers. Exactly. Lahat po tayo by the numbers tayo. Nilalang tayo ng Diyos from the numbers. Mm-hmm. Patapos na yung magawa yung numbers, ang unang tinuro nga kay Apong Adan, numero eh. Paano magbilang eh. Yung una eh. Ang unang two teacher naman ng Apong Adan, si Gabriel eh, si San Gabriel. Talagang tinuruan niya, literally. Hindi po sila inius ang gumawa ng mga etymology ng mga salita. Mm-hmm. Yan ay gawa ni Apong Adan. Anong pangalan nito? Sa kanya nanggaling yan. Nanggaling yan sa pagtuturo ni San Gabriel. Ayan. Mapunta naman tayo dito dun sa mga crystals na pwedeng makatulong sa atin para makamove on tayo sa isang mga bagay or di kaya blockages. Una-una, rose quartz. Ayan. Kailangan nyo ng yung rose quartz naman hindi naman lang dahil sa pag-ibig o romansa. Mm-hmm. Kailangan nyo din yun to make things logical. Grounded ka, hindi ka naging tawag doon, lutang. Pag lutang ka, magsuot ka na ng rose quartz. Mm-hmm. Yun lang. Yung sinabi mo kanina, JB, yung kanina bago ako pumasok, nakatakot ko doon eh. Kalimutan ko na.
Kasi sinabi ka kanina na ano eh, yung bago ako pumasok, ano ba yun? Limot ako na din eh. Ano ba yun? Using red jasper po, ano ang red jasper is for grounding protection siya at saka blood circulation. Ayan. Tapos, i-ano niyo yung bato, yun nga, para sa akin batong-bato na to, kung hindi, ipamigay mo. Tanungin niyo yung sarili niyo. Iskaparate. At yun, hindi na uubusan ng power yung bato. At take note ha, ang bato po ay banal. Hindi po na kailangan ng singing bowl. Bibili kong bato, punta ko sa isang bowl. Oo, ganyan. Lalay ka lang. Eh, ang tanong, totoo ba yung bato yung binibili nyo? Hindi lang mali yung pag-ano na singing bowl. Oo nga po. Minsan kasi, guys, may stroke sa singing bowl na magtatawag ng malas. Ganon. Tsaka may magtatawag ng spirits din. Correct. Kaya pwedeng saniban yung kristal nyo na pinapaklens doon. Kaya ingat-ingat lang din sa pagbili ng mga kristal kung saan-saan. At may kapartner yung singing bowl. Hindi lang singing bowl, dapat may yung yung kahoy na ginagano'n, tok-tok-tok-tok, parang isda. Mm-hmm. Oh, alam niyo na, mga entrepreneurs. Oo. Kaya yung singing bowl, ayan, nandiyan, nakatabi lang. Okay. Tapos yung mga bato natin, kasi yung mga bato natin na locally, yung mga bato na nakikita naman natin ngayon, ano na yan, imported na halos lahat di ba? So, pero may mga magagaling sa bato, alam nila sa ang lokalidad sa Pilipinas, yun hinarvest. Oo, alam nila yan. Usually, marami tayong jasper dito eh. Oh. Sa Philippines, ha? Ano? Umasok na sa isip ko. Ano alam po? Ko na yung sasabihin ko. Merong bato na hindi sa atin. Ayun. Hindi endemic. Nasa ibang super universes na nanggaling. Nanggaling sa ibang universes, nanggaling sa ibang asteroid or ganyan. Mm-hmm. Isa dyan yung Moldavite. Pero yung mga sinasabi nila mga tectonic stone, i-verify ninyo. Baka ano lang yun, bulalakaw eh. Diba? Ang bulalakaw, nandun na tayong meteor dito. Yun. Makita natin kung saan. So yun ha, pag sinabi hindi endemic, ibig sabihin, hindi siya tumungo sa bayan, sa Earth, siya ay nanggaling ng ibang bayan. At, sa panahon din natin ngayon, maraming greasy X-ray UFO na nagdadala ng bato. O, ayan, ito na siya. Hindi kaya ito yung ininom ni Dan. Meteor mismo. Meteor. Meteor rock. Okay. Pareho po ba ang energy ng 7 chakra bracelet? Ang bracelet na isa lang ang mga bato? Ha? Huh? Isahan lang ang bato, pwede. Basta nandun yung 7 na bato. Oo. Pero the best sana, maghanap kayo 13 klaseng bato para sama-samahin nyo sa bracelet, lagyan nyo ng isang cinnabar, that's it, pansit, ang ganda na yun. Panghahatak na ng swerte yun. Kasi meron tayong tinatawag na planetary crystals. No. Yeah. Yung planetary crystals, guys, pwede na yun as is everyday nyo suotin. Kasi every time na alis kayo ng bahay, it can attract prosperity, it can protect you, and it can harmonize your energy din as well. Kasi sa Hindu religion, yun naman sinasabi nila na graha, kasi 9 yun, 9 crystals. Pero para sa akin, it is still really, kung hindi man 13, 24, o 25 guides, yun ang ilagay mo sa bato mo. Oh, ang dami nun. Oh, yung mga pare, yung mga, yung, ay sa sinagoga, yung unang panahon sa Old Testament, naka-specify doon ano yung ilalagay na bato dito sa katawan, sa dibdib, sa braso, tapos sa lihim ng mga libro, sinasabi rin doon ano yung mga sinuot na mga gemstone ni Mama Mary. Nandun. Ang una naman nagpauso ng mga gemstone, si Mama Mary. Si Venus. Mm-hmm. Kung hindi, yung isa pang goddess of wealth, si Mahalakshmi. And usually, ang gamit nila more on turquoise po, no? Tsaka lapis lazuli. Pag napunta kayo sa Agra, sa Taj Mahal, pinagkukot-kot na ng mga ano doon, mga turista, kaya binahol na po umasok doon sa mismong ano ni yung tombstone niya, ano, ni Taj Mahal. Pinagbawalan na. Inubusan ng mga turista. Dadaan, tinungkab. Nako, pambihira. Sayang. Ayun po, pwede rin po bang isuot yung Seraphinite everyday?
Well, if you like it. Oo. Pero ano, mahahyper ka naman ining. Hyper ka na nun. Oo. Make sure i-balance nyo rin siya, i-counterbalance nyo. It is always crystals. A balance. It is always a balance. Kung merong bala, ay, kung merong bato, like halimbawa, yung mga, ano ba yung bato na pwedeng i-hyper ka? Basta mga redstone. Yung garnet, yung ruby, pang ano yan eh, pang mga hyper activity yan eh. Uh-huh. Lalo na pag nasuot ka ng moldavite. Anong gagawin mo kaya? Yung mga inginig-inig na siya. Yun. Ayun, welcome. Kung may mga katanungan guys, please feel free to comment down below. Mm-hmm. At saka, instead of flowers, kamukha nung kasi si JD, binigyan niya ako ng mala beads. Sinabi ko kay ano, kay Chai Senya, pwede mong iala yun eh. Si ano lang eh, si... Ayun, gamukha dito. Oo, yan. Si Topaw. Si Topaw, gusto niya yung may bato siyang ganyan. Ganda. Si Kuan Yin, gusto naman perlas. Nako, mahal. Mga gusto nila. Oo, pero meron nag-aabang dyan na sound seeker. Medyo sa baso na lupa. Kung kailangan natin yung bato, pero lalo na yung mga na, ano na natin, yung mga nag-undergo, nag-underwent ng Akasha recording, yung mga bato na yun ang bilin ninyo, eh kayo yun eh. Oh, diba? Oh, oh. Kayo yun eh. Kaya lang, merong mahirap na bato, pero mahirap hanapin. Oo, oh, kasi ang Sintamani for amplification din, ina-amplify ka niya, pati yung energy mo. Mabilis yun. Mm-hmm. Oo, mataas masyado minsan yung energy ng Moldavite. Though, pagkasanay na kayo dun sa Moldavite, parang wala na lang. Ibig sabihin nun, mataas na yung energy capacity nyo, wala nang talam sa inyo yung Moldavite. Kaso meron bang scam-scam, ha? Marami po. Sa amin, yung ano, yung sa akin, di inilagay ko sa ano sa YouTube yung Leklay. Kasi yung kaibigan kong isa, si Gwendolyn Tolim, nagbenta. Ngayon, hindi na siya nagbebenta ng Leklay. No? Aba, meron sa YouTube, binabaril yung Lekla, hindi tinatamaan ng bala. Ito naman na mga may saya ng utak, ha? Bibili ng Lekla kasi daw, kontrabala. Okay, sabi ko naman sa kanya, ay, hindi kita bibenta ng Lekla. Mamaya, naputukan ka ng bala, ako pa sisihin mo, no? Ba? Kontrabala daw yung Leklay. Ang totoong Leklay, eh, hindi talaga puputok yan kasi ina-absorb doon Leklay yung gunpowder na tinatawag. Pero kasi may mga Leklay si Gwen, pag ganun mo, durog na eh. Sinabi nyo kita doon dito. Sinabi ko na sa kanya. Oh, hindi nag-stop na siya doon or hindi pa. Di na. Oh, doon sa supplier na yun, naging doon na siya. Ayun. Isang kita ko pa lang eh. Ay, alam na. Hindi siya. Ano. Kaya nga, mahirap. Alam nyo, dapat bago kayo bumili, ha? Na baka bato lalo na sa online. Magtanong sa muna online, kayo dito. Delikado kayo sa online. Hindi nyo naman isosole. No return, no exchange. Paano yun? Kaya nga po eh. Tapos pag nabasag, pagkapunta pa lang, minsan wala na. Wala na. Goodbye na. Ako nga, meron silang promo sa online. Hindi ko na sasabi pangalan ng courier. Aba! Ano? Puro jacket! Unlili! XL lang in order ko, S ang pinadala. O, di ba? Mali-mali yung ano. Ano ba yan? Ayan. So, marami po ngayon paparating na feldspar na sunstone, yung confetti sunstone. Magandang feldspar! Ayan. Oo, oh, kailan natating? Next week po. Yun! Ako order na ako nun. Sige. Magandang feldspar. You know why? Hindi ka aantukin. Na matutulog ka rin, pero isa yun, hindi ka aantukin. Tsaka ano ka? You have all the stamina and vigor of life. Kailangan nung sa amin, mga matatanda na kami. Oo, kailangan na kailangan. Kailangan paspasan mo yung... Maganda yung feldspar para sa mga matatanda. Mm-hmm. Pero yun namang mga sporty, mga mahilig sa mga sumba-sumba, o nag-gym, nag-gym. Oo, no? Po. O naglalaro ng tennis, sa... kagaya nila, ano, nila JB. Yun, kailangan ng feldspar. Mm-hmm. Ganda yan. Para ma-re-energize din yung katawan at saka... Wala pa pong price. Parating pa lang po. Wala pa nga eh. Tignan ko muna. Kasi inspecting ko muna siya isa-isa. Oh,
Dumalos lahat naman po na ano, pre-selected na rin sa akin ng supplier and mostly alam din niya kung ano yung gusto ko. Oh, ito meron tayong psychic reveal. Mm-hmm. Ito ah, dito ko lang sasabihin to sa ano, sa Instagram live natin. Si JB Yap ay anong tawag doon? Letter C eh. Custodian. Naging custodian po si JB Yap sa Lemuria ng mga bato. Oh, nagtatakay ako. Bilib ako sa kanya pagdating sa bato eh. Oh. Kasi po siya ay naging hindi lang. Custodian talaga. Ano ka? Nagsasalansa ng mga bato eh. Nagko-curate mismo. Ako yung curator! That's the word. Tsaka ako custodian. Yung nagpapadala ng bato sa buong mundo. Curator and custodian ko si JB Yap. Mm, kaya itong mga to, ayan. So alam ko kagad kung ano yung malakas na energy na crystals. At saka kung... Tsaka hindi ka naman mapapahiya. Mm-hmm. Ni Becky. Kasi dahil Becky nagkalat eh. Oo po, yun nga eh. Yan yung problema dun sa iba. Akala nila nakamura sila. Mamumura ka. Oo. Kasi fake. Fake yung bato mo. Pag ganun niya, pinapasikat pa niya. Wow, ang galing ha. Masabi ko, anong ba yan? Ay, glass yan eh. Ay, glass. Glass or lab made. Oo. Tawag niyo dun ay synthetic. Synthesized. Maraming bato na namamahalin na ano na, nasisynthesize. Kasi namatay kong kaibigan si Dr. Antonio Labaw na kapag ano siya, meron siyang machine, nakamatay na nga, hindi na lang sinong gagamit nun, nakakapagbenta na sila ng emerald, synthetic. Mm. Yun lang, nilalagay sa mga gown. Sa mas mura kasi yun eh. Miss Universe, gano'n. Ayun, for vertigo, crystals for vertigo, pwedeng clear quartz with amethyst. Amethyst ang the best. Gawin mong elixir. Mm-hmm. And usually, vertigo mostly merong imbalance na fluid sa tenga eh. So, minsan... Pero parang tingawin mo ng tubig. Yun, dehydrated. Yung tinnitus, gusto ng tubig. Mm-hmm. Pag ano yung may problema yung tinnitus sa loob ng tenga, magkakabertigo ka. For sure. Wala, hindi yan lahi. Tsaka hindi po siya nagagamot ng gamot. No amount of Western medicine can cure vertigo. Parang ano din yan, yung sakit sa balat, vitiligo. Vitiligo din nagagamot siya. Ayan, azestolite, ano rin siya, isang form din siya ng clear quartz. So, okay din naman siya. Pero kung energy... Same lang din siya with ano, apophyllite at saka yung ano, the Himalayan or Tibetan quartz. Crystals for GERD or hyperacidity or acid reflux. Pwedeng orange crystals, carnelian, sunstone, malachite. And malachite. Ayan. Jade, pwede. Pwede mong gawing elixir yung jade. Oh, yung jade, pwedeng gawing elixir. Okay. Okay lang kahit saan kamay isuot, kung saan namin feel. Kasi some say left protection, right? Kung saan nyo yung feel. Kasi intuition yung magsasabi sa inyo kung saan nyo siya ilalagay eh. Hindi, dapat din, balance yung yin-yang. Mm-hmm. Ang right hand kasi, kung hindi ka left, kung hindi ka ano ha, leftist ba tawag? Or dominant. Dominant ka sa right. Ang ilalagay mo diyan yung ano, yung mga bato na matatapang, mga nag-a-activate siya. Yung mga passive, lagay mo sa kaliwa. Oo. Or, rule of thumb, the right hand goes to the left brain. The left hand goes to the right brain. Kung gusto mo ng intuition, left ka maglagay. Mm-hmm. So, walang problema doon kung saan mo ilalagay. Nasa sa'yo yun. Sinasabi lang na, wag dito, hindi. Depende rin. Eh kung may nunal ka sa kaliwa, o doon ka maglagay ng ano, ng bato. Oo. Aso kayo mga bato rin nagsasabi sa amin na kanina sila mapupunta. Kaya minsan kuha ko ng kuha ng mga kristal. Tapos magstay yan sila dito for a certain period of time. Saka sila makukuha ng ibang taong ano, para talaga sa kanila. Para rin yung si Desiree Gonzalez. Bilin niyo ako!
Alam niyo ba na ano sila eh, na redundant sila eh, nung panahon na yun, yung mga year 2000. Mm-hmm. Na redundant sila. So itong Gonzales na ito, binayaran ng ano ng TNS. So dati din TNS pa siya. Ayun, kung saan-saan kami napupunta para bumili lang ng mga bato. Mga bato. Masarap nun mag-shopping ng crystals. Yun. So guys, yung gemstones naman, or hindi kaya gem cut ng mga crystals, mas potent yung energy niya kasi pinalabas yung tunay niyang beauty. Mm-hmm. Tunay niyang kagandaan. Yung blaster. Oo. Yung brilio at saka yung structure niya mismo, nandun na mismo. Masyadong concentrated yung energy pagka nasa gemstones na kayo. Okay? Kaya yung iba, more or less, gemstones yung binibili kasi dun sa mga bracelet. Though, kung mapansin nyo, same lang din naman sila ng effect ng mga bracelet. Kasi, mas marami ang dun sa bracelet kesa sa gemstones. Oo, hindi nila alam. Kasi merong precious stones, meron ding semi-precious stones. Mm-hmm. May gemstone. Merong hindi gemstone. Oh, and ngayon, pati hindi gemstone, ginagawa gemstone eh. Opo, ginagawa nila, pinapolish nila, oh. Kinakat nila ng ganon para magbuka, pwedeng isuot as ring, oh. Or hindi kaya pwedeng gawing earrings, or hindi kaya pwedeng... Kasi nasaba dun sa bling-bling nila. Mm-hmm. And guys, FYI pala, huwag kayo basta-basta rin bumili ng Moldavite right now. Kasi maraming fake na Moldavite. Oh. Ingat kayo ha. Medyo, marami. And ang tunay na Moldavite, mas mahal siya. Tumaas na yung presyo niya. Kasi. Nasa 7 plus na po ngayon yung maliit. Oo, maliit pa lang. Kesa dati. Last two years ago, ang mura. Meron ako napuntahan sa Quezon, maraming Moldavite. Kailan nasa ilalim ng lupa. Kailangan kunin. Meron na mga UFO. Nasa ano, Tangkawayan. Kailangan i-mine. Ayan. Kung may mga katanungan pa, clarifications, please feel free to comment down below. Ayan, ang topic is all about crystals. So, sa crystal magic dito, usually, di ba, for protection, for healing, ano-ano po ba yung mga pwedeng ilagay or isuot sa katawan natin na crystals for protection? Ang mga protected stones, usually kulay black. Kulay black. Kaya po yung lodestone, yung hematite, magandang magsuot tayo niyan. Lalo na kung ikaw eh talagang ano ka, usugin, mahina o mabagal yung ano ng metabolismo ng katawan mo. Yan ang gawin mong dekorasyon ng katawan mo. Tsaka pwede ka rin maglagay sa paa. Dito sa ankle. Anything to do with the black stone, ha? Yes, pwede black siyang stone. Gawin anklet. Huwag niyong gagawin anklet yung purple stones, kundi sinipa kayo noon. Ayan, so crystals from psychic attack, pwede, pinaka most effective po ang black star moonstone, labradorite. Labradorite is very good. Kyanite. Ayan. So, Chris, pagka binigyan yung isang tao na hindi naniniwala sa crystal... Huwag mo nang bigyan! Yung iba, huwag. Pero yung iba, oo. Kasi doon magbabago yung ano nila. Oh, yun lang. Tingin nila doon sa crystal. Once na nag-take effect yan sa kanila, magiging hiyang na yan sila. Minsan may mga ganyang tao. Pero na, tingnan nyo pa rin kasi gusto nyo makamura kayo, di ba? Oo. Eh kung fake naman. Exactly. Oo. Tapos yung pong amber, hindi yan ba ito, ha? Resin. Oo, resin yan. Resin yung amber. Yan ang gagaling sa sap ng puno na matagal na. Ayan. Okay? Na pinapolish nila para pwede nyong isuot. And usually, ang amber, pwede yan sa mga nagningipin na bata. Okay? Pinapalaro yan sa gilagid nila para mas, hindi sila masaktan pagka nagningipin sila. Yun, yung kung ano ka, lagi kang may psychic attack, ang isuot mo yung ano... yung red coral. Mm-hmm. Yun, naiisip mo pa lang talagang ano yung ganun. Oh, pero yung red coral, usually, hindi po red. Mm-hmm. Pinipinturahan lang yan. Oh. White po yan eh, white. Yung iba, white po. Pero yung pinaka nandun yung sa ilalim, orange usually. Mahal yung orange. Mahal. Na red coral. Mm-hmm. Usually, ang orange naman nasa Sicily or di kaya nasa Italy. Hindi kaya yung iba, tinatawag na Taiwan red, Taiwan coral, medyo orange-ish din siya.
Pero meron po tayo dito yung red talaga. Nasa, ano, Batangas. Ay, ano, Batanes Trench Batanes. Na tinatawag. Dahil yung mga doon. Oo, yun. Doon yung galing. Yung nandun sa taas. Ayan. Best crystals for enhancing psychic ability, Moonstone, Labradorite. Pwede rin Amethyst. Moonstone is one of the best. Gusto mo maging ano ka, tumaas yung frequency and psychic ability mo. Ayan. Empaths and Asthmatic, pwedeng Jade. Lapis Lazuli. Okay. Huwag kayong basta magsusot ng mga bato kung hindi nyo alam. Kasi una, ito yun na may purpose po ang bato. Oo. May purpose yun. Hindi ka basta nagsusot ng bato dahil gusto mo lang. Oo. O dekorasyon mo lang. Hindi po ganun. At saka meron din siyang certain part ng body na kailangan mo siyang ilagay for a certain period of time para magamot yung kung ano man yung sakit nyo. Okay? Like for example, kung bracelet yan, ilagay nyo dun sa part na affected. Like for example, jade, kung meron kayong ano sa buto, okay, pwede rin sa gamitin. Like for example, meron kayong bone injury or di kaya mababa yung calcium level, pwede nyo siyang gamitin. Pero I suggest pagka ganun sa buto, kung meron kayong osteoporosis, pwede mga calcite dun sa inyo. Okay yung calcite. Ayan, kung wala lang tanong, okay. Uwi na. Okay, tuloy natin to on the next. Hindi, marami kasing ano, no, interest sa bato. Kaya lang, marami rin nang liligaw dyan, no? Ang una, mag-ingat po tayo sa pagbili natin ng mga bato. Kasi po, kahit po ang diamond na fake. Oo, maraming fake na diamond. Maraming po yan. So, pag sinabi niya ganito, eh, rule of thumb. Ang bato po, malamig. Usually, ah. Ngayon, ginawa ka mo yung bato, mainig pa sa kalat. Ano yun? Ginaya lang niya. Pwede isorob yun, o kaya glass. So, wala siya. Wala siyang gamit. Yung tinatawag na Russian diamonds, hindi yan yung totoong diamonds. Yung Herculean diamond naman, meron din energy yan. Oo. Hindi lang siya ka-powerful yung diamond. Pero yun, just FYI, yung Herculean diamond na yan, kasi laki nitong kwarto na ito, nila JBF, Xin Yip from China. Kung natatandaan nyo, kung mapupunta kayo sa Makati, meron dyan, ang pangalan ng condo ay Beacon, The Beacon. Kasi dyan, merong pungsoy, nakita namin ng mga pungsoy expert, merong centripetal force at merong centrifugal. Yung pwersa papasok, okay, yung pwersa naman palabas. So nagtatalo. Eh doon na mismo itatayo yung Beacon na yan. So ang ginawa, nag-ship si Ayala ng Herkimer Diamond. Nakatulong po yun. Sold out ang The Beacon. Sold out yan. Eh, come to Hinggupit, pang mga China, mga taga mainland China, bibili ng kondo, alam nila tumingin. Oo. Alam nila. Isang tingin pa lang nila, okay na yun kagad sa kanila, magbabayad yun in cash. Especially pagka mga mainlanders. Oo. Magagaling sila pagdating dyan. Ayan. And ang totoong diamond, nag-emit siya ng certain frequency or di kaya vibration. Okay. Yun sa akin nakatago. Yung mga diamonds dito na totoo. Ayan. So, kung wala nang katanungan, see you on Saturday. So, pag-isipan mo na natin kung ano yung pwede namin i-topic on Saturday. Crystal ulit. Hindi pa naman sige. Tayo tapos eh. Ang daming pwedeng i-tago sa crystal. Kasi, palagay ko naman, interesado kayo sa crystal magic. Interesado kayo dyan. Ayan po. Focus tayo on crystal magic. Okay. Ayan. So with that guys, thank you for your time and hope to see you on Saturday. Goodbye and God bless. And no bashing.